Yon, hello mga kateknik. Andito ulit kami sa Fusion Tech. Ayan, si Pocrex. Bali nga mga kateknik. Welcome back muna sa aming YouTube channel. Ayan siya na kayo. Ngayon lang ulit kami nakapag-gawa ng video kasi medyo busy. Ano, may mga inaasikaso rin kasi kami. So yun mga kateknik, for today's video. Ngayong video ay papakita namin sa inyo paano magkabit ng Domino Switch sa MIUI 125. Ayan. 125 o 125S. Parehas lang naman sila. Ah, 125S pala kasi specify natin kasi yung 125S may ano eh. Stop and go na switch eh. Sa 125 kasi wala. So, halos same lang sila na connection. Pero yun lang pagkakaiba nila. Yung right switch, merong ano, may on off switch sa stop and go na ano, na system ng 125S. Yun, mga teknik. Abang-abang lang kayo kung paano ni Bokrensi kakabit yan. Connect ng mga wire sa mga sa Domino Switch sa stack from stack to Domino Switch. So ayan mga bok, mga ka-technique, makikita nyo yung socket na to. Kasi kung makikita nyo yung kung papalitan nyo ng Domino Switch, ang socket ng Domino Switch is composed ng ganito, tatlo. Ang stack kasi natin magkakasama na siya. Ang nakalawit lang is itong dalawa. Ito yung stack. Ito yung ipapalit natin, yung Domino Switch. Composed siya ng tatlong socket na hiwa-hiwalay na. Ngayon, ang gagawin natin mga ka-technique, lahat ng socket na to, kailangan natin itong tanggalin. Kasi hindi naman natin ito may kakabit dito. Ang gagawin natin talaga, magre-recta na tayo ng wire na to, papunta dito sa connection na to. So, ang una nyong gagawin mga ka-technique, tanggalin nyo muna itong mga socket na to. Yung tatlong socket na to, tatanggalin nyo. So, ayun mga ka-technique, kung makikita nyo, tinanggal ko na. Kanina, ito yung itsura nya, di ba? So, ito pa rin naman siya ngayon. Kaya lang, tinanggal ko na yung socket. Ito na siya ngayon. Ito na yung magiging outcome niya pag tinanggal niya yung mga socket. Mga ganito na siya. Ngayon, para lang mas malinaw sa inyo, itong dalawang magkasama, pink tsaka black, is para sa push start button ng motor natin. Itong dalawa na to. So, ito siya. Mga socket. Ito namang tatlo na to. Itong kasunod is for flasher, hazard. Since ang Domino Switch kasi, meron na siyang hazard switch kasama na sa flasher switch niya, yung hazard niya. Unlike dito sa stack kasi natin, ang stack natin, wala pang hazard. So, sa Domino Switch, magkakaroon siya ng tatlong kable. Bali, makikita nyo mamaya kung paano ko ito kunin sa yan. Tatlong kable na to, composed ng brown, tapos yung medyo light brown na may lining na white, tsaka green. So, ito hazard, itong black tsaka pink, push start na button. Tapos, ito namang natitirang tatlo, blue na may black, yellow tsaka green para to sa ilaw, sa headlight. So, green para sa low beam, yellow para sa high beam. Tapos, itong blue na may black is yung pinaka main supply niya, papunta doon sa switch. So, yun, yung gagawin mo naman, nasusunod natin gagawin mga ka-technique. Since hindi mo naman nga ito makokonekta dito, hindi mo rin naman ito pwedeng gawing ipalit yung socket na to. Hugutin natin itong luma, yung stop. Hindi natin ito may papalit dito. So, ang gagawin natin, kailangan natin tanggalin din yung socket na to. Para itong mga wire na hinugot natin sa Domino Switch, is maikonect natin ng maayos dito. So, gagawin muna natin mga ka-technique. Panoorin nyo lang muna. Dagdag ko lang pala mga ka-technique, tatanggalin nyo rin itong green at yellow. Yung high beam tsaka low beam nung ano natin. Yung ito yung stack switch natin, di ba? Makikita nyo, ganyan yung itsura nya. Ito naman ang itsura ng Domino Switch natin. Ayan yung pagkakaiba nila. Stack, Domino Switch. So, ang magiging ano kasi nito, one click, low beam. Sagad na click is high beam. Ito naman, yung pinaka-flasher nya, pagka nag-flasher ka, o halimbawa left, pag ibinalik mo yan, automatic yan, magseset ng hazard yan, dalawa yan. Pero, ang tamang paggamit sa flasher niya, kung magpa-flasher ka lang is, pag nag-flasher ka ng halimbawa ang left, pipindutin mo siya. Kasi kung hindi mo gagawin yun, at ibinalik mo, automatic mag-hazard yun, kasi yun ang pinaka-function ng Domino Switch natin. So, kailangan, kung gusto mo lang na mag-flasher, pag-flasher mo ng left, ididiin mo lang siya para mamamatay yung flasher mo.
So, yun mga technique, tuturo ko na saman sa inyo yung paano yung color coding yung tamang pagtatap ng mga wire. Ay, singit lang natin mga ka-technique kung paano tanggalin yung mga terminal sa socket. Ayun, nakikita nyo to, susundutin nyo lang to isa. Didiin nyo lang siya palubog. Ayan, yung may mga parang yung lock nya, didiin nyo lang yan pa din. Tapos sasabayan nyo ng hila sa likod. Saan nyo siya mahihila? Kasi kung ano, nakakaano naman kung puputulin natin. Kung halimbawang ibabalik natin sa stock, pwede mo pa rin siyang isaksak uli. Tatabi nyo lang tong socket na to. Ayan. Baga hindi tayo magpuputol ng wire. Kasi nga, in case na mapagtripan nyo uling ibalik sa stock, eh, magagawa nyo pa rin na maayos yung wirings nyo. Okay. Okay, so yun, mga technique. Ayan, nakita nyo. Tanggalan natin. Ito yun, yung kaninang makasakit. Ang dikit sa dito. Ito, natanggalan natin yung sakit. So, ano-ano ba yung mga kulay, mga wirings na nandun? Una, blue with black. Blue with black, brown, green, pink, black, tsaka light brown with white. So ano-ano ba yung mga wires na to? So ito, blue with black, ito yung pinaka-supply ng headlight. Positive, out, ano to, ang output nito is positive. Ito namang brown is papunta sa pinaka-flasher. It is either left, hindi ko lang sure kung left, pero tingin ko left. Itong green is flasher din. Papunta naman ng, out, papunta to, kumbaga output to output. Ito ang input. Kumbaga pag ito ang tinaslight nyo to, nakasusi kayo, nagbiblink yung output nito. Positive siya pero nagbiblink. Galing to ng relay. So galing relay, ipapasa niya, it's either sa brown para mag-flasher kayo sa kaliwa or sa green kung magpa-flasher kayo sa kanan. Yun ang trabaho nitong brown na may white. Ngayon, ito namang dalawang natitira, itong black tsaka yung pink, ito yung pinaka push start ano natin, supply. Baga pink, hindi ko sure kung pink o black, basta lagi ito ang magkasama. It's either pink yung output, black yung input. Diba, pag pinagdikit nyo yan, i-start ang motor nyo. Baga kaya dadaan siya sa switch. So, yun. Kukonekta natin isa-isa. By color code lang din. Since natanggal nyo naman na yung sa domino switch, susundan nyo lang din to. Itatap nyo lang din siya sa mga kakulay nya. Unahin natin yung flasher na may hazard. So, ito nyo to. Black, brown, light brown na may white stripe. Doon nyo rin siya i-connecta sa light brown na may white stripe. Yan, magkakasama yan. Next, brown, sa brown din. Next, yung green is sa green din. Ganun lang, susundan nyo lang yung color coding nya. Imamatch nyo lang yung kulay nya. So yun, kukonekta muna natin mga ka-technique. Tayin natin yung outcome. So yun mga ka-technique, kung gusto nyo na mas safe yung wirings nyo, iwas sa grounded or mabasa o ano, gamit tayo ng shrinkable. Nabibili to online or kahit saan na mga electrical store, meron yan. Shrinkable lang na kahit na kakasya lang yung dalawang ano, lalagyan nyo muna siya ng mga shrinkable para mas safe na walang, hindi siya naglulus o hindi siya nababasa ng tubig na magkukos ng grounded sa motor niya. So yan, isiksikan natin siya. Ganito lang ang pag-connect ako mga bok, pero ay mga ka-technique, nasa sa inyo yan kung paano nyo siya i-connecta. Pero since nga maaari ko kang sa'yong ibalik sa stock to, so gagamitin ko, hindi ako magpuputol lang kahit anong sakit ng mga terminal dito. Gagawin ko lang, pagdidikitin ko lang siya ng ganyan, tapos ipapasok ko yung shrinkable. Yan. Para kahit na in case na magbalik ako sa stock, madali ko lang siyang ano, hindi na ako magdudugtong uli ng mga terminal o magbabalik. Ganyan lang din siya. Baga mas ano ta, mas mabilis ka makakapagbalik sa stock kung ano. Yung shrinkable mo lang siya, kasi once na nainitan na yung shrinkable natin, kusang na mag-heat. Gamit lang kayo ng kahit na ng heating, kahit lighter pwede. Or kung meron kayong ganito, mas maigi. Kasi mas malalapat nyo na maganda yung shrinkable. Yan, makikita nyo kasi pipit yung shrinkable na yan. Siya na mismo yung maglalock dun sa dalawang terminal na pinagdikit nyo. So, yun, ganun lang din ang gawin nyo sa iba. Basta lagi yung tatandaan mga ka-technique, color code lang. Iparehas nyo lang sila. Pagdikitin nyo lang kung ano yung magkakulay.
Ayan, brown, light brown na may stripe na white, ganoon din dito sa light brown na may stripe na white. So yun ang magkasama. So yun, gawin nyo lang din sa lahat ng wirings. So yun na mga technique. Okay na, naidikit na natin lahat ng color, mga wire na corresponding wire na kakulay niya. So ito, nilagyan ko rin ng electrical tape para din masigurado. Bukod dun sa steering cable na nilagyan natin, nilagyan ko rin ng electrical tape. So ito, yun. Blue, sa blue. Pink, sa pink. Brown. Brown to brown. Medyo madilim lang mga ka-technique eh. Brown sa brown, tapos light light brown na may lining na white. Ganun din yung nakadugtong din siya doon. Ganun din sa green. So, yun mga ka-technique. Ayan, pinagsama-sama na natin. Siguro nasa ano na lang, discarte nyo na lang kung paano nyo mas may ayos pa yung wirings nyo para hindi masyadong pangiting na dyan. Mas secure sa na hindi siya mag-grounded. Bukod doon, itong dalawang natira, yung green tsaka yung yellow, which is yung green, low beam, yung yellow, yung high beam natin. Sasaksak nyo lang siya dun sa pinaka-dattering, pinagugutan nung una yung stock. So green, ganun din, green sa green. Medyo niupi ko lang ng konti yung pinaka-terminal niya para hindi na ako magputol o magdugtong. Siksik niya, isisiksik nyo lang siya na ganyan. Make sure nyo lang masisiksik siya na hindi siya tingin nyo na hindi mag-spark o maglulus-lus. Tapos, bukod dyan, syempre, lagyan na lang natin ng tie-up sa ganito. Kung mayroon kayo mga cable tie na ganito, so, ganito, pwede nyo siyang kabitan, lagyan. Para masigurado kayo na hindi talaga siya mahuhugot. Yan, ganun din ang gagawin nyo dito sa dilaw. At sis, may na siya, nakapit siya. Hindi siya mahuhugot basta-basta. Okay, tapos turn ito, lipat na tayo sa kabila. So left side naman tayo. Left side, left side. Okay. So yun mga technique, dito na tayo sa right side ng motor. Pagka nakaharap ka sa, nakasakay ka sa motor, right side. Dito yung busina niya. Push start. Push button, oh. Oh, nagkabalik, nagkapasensya na kayo mga technique. Nagkamali tayo sa kabila kanina. Akala ko push start yung nandoon. Busina pala yung nasa kabila. So ang push start talaga natin is nasa right side kapag nakasakay ka sa motor. So ano ba yung wire ng domino switch doon? So ito naka-attach na kasi. Kinabit ko na eh. Bali ang pinaka itong purpose ng kulay itim is para doon sa automatic niya ano niya stop and start dito sa button na to. So makikita nyo. Makikita nyo lang to mga ka-technique sa mga 125S. Yung function na mode na yan. Yung switch na yan sa mga 125S. Yan. Ito yung corresponding na wire niyan. Yung yellow, tsaka itong black na may lining na white. Itong isa is para sa push start button niya. Black, tsaka blue na may yellow. So, i-attach nyo sa. Nakaabang naman na rin yung sa stock. Paras lang din. Saksak nyo lang din. Kung ano yung ulay itim yung terminal nung domino, sa itim nyo din ikikonekta sa sa motor. Itim sa itim, tsaka puti sa puti. So, bali, ang pagkakaiba lang nito mga ka-technique sa stock, ang stock is composed lang ng dalawa. Itong terminal lang na to makikita nyo sa stock. Yung additional na terminal, yung additional na wire na dalawa na to is wala. Ito siya. Ito. Ang function na to wala sa stock yan. Itong switch na to wala. Ang meron lang is ito, saka yung push button natin, push start. Ito wala. So itong switch na to is, ang corresponding wire niyan is itong dalawa na to. Yung kinonektahan ko na ng wire kasi gagamitin ko siya for mini driving light. So, pwede nyo siyang gamitin sa mini driving light mga ka-technique kung kasi ang switch nyo naman ng headlight is dito na sa kabila. Nasa left side na ng motor nyo. Yung switch ng headlight nyo. So, dito, ang magiging function nito is switch ko ng mini driving light. Tuturo ko rin sa inyo mga ka-technique kung paano mag-connection ng mini driving light sa Mio 125S. Abangan nyo na yung mga susunod namin videos. Kaya sana mga ka-technique huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin para mas marami pa tayo, mas marami pa na kaming ma-share sa inyo, mas marami pa kayong malamang mga kailangan gawin sa mga motor, mga technique na maaari nyo matutunan. So, yun lang mga ka-technique. Hanggang sa sunod na upload natin ulit. So yun mga ka-technique, bali yun po yung aming may share sa inyo. Kung gusto nyo rin pong gayahin po, pwede rin po yun mga ka-technique. So sana magustuhan nyo. At sa mga ngayon pa lang napadaan pa lang sa aming YouTube channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe kung gusto nyo po ng mga ganitong tutorial at gusto nyo pang makakita ng mga isi-share namin, ay i-hit mo na rin yung notification bell
para lagi po rin kayong updated sa mga i-upload namin. So yun lang mga ka-technique. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Thank you.